Welcome back sa ating YouTube channel. So last time po ay ating pinag-aralan at ating pinagkwentuhan ang tungkol sa RPL Form 1 or the Documentation of Life Experience and the RPL Form 2, the Record of Training. So ngayon naman po ay pag-uusapan natin ang Summary of Work History or the RPL Form 3. Okay, isa po rin po ito sa mga kasamang hinahanap po sa ating presentation portfolio. At isa rin po ito sa mga forms na dapat po na ma-accomplish po talaga ng isang ALS learner sa kanyang pag-aaral sa alternative learning system. So, samahan niyo po ako na pag-aralan ang form na ito. Tara guys! Yes, so Summary of Work History or the RPL Form 3, this form is used to record or document all the formal work. Okay, example po niyan is office receptionist, security guard, sales lady or salesman, service crew, merchandiser, OFW, babysitter, etc. that the learner has completed. Okay, so i-emphasize ko lang po yung formal work. Pag sinabi pong formal work, ito po yung mga trabahong dumaan po tayo sa tamang proseso ng pag-a-apply ng trabaho. So, ito po yung nagpasa po tayo ng resume or application letter at natanggap tayo. Ito rin po yung mga sumusweldo ng 15 or 30 or quincenas katapusan. Pwede rin pong weekly. Okay? And also, ito po yung mga work na merong SSS number, yan, PhilHealth, TIN number. So, yan po yung sinasabi nating formal work. Now, kung ang work po natin dati is informal, for example po ay kargador, yan, ganyan po. So, yung medyo maliliit lang po na work ay hindi na po natin siya isusulat or ilalagay sa work history. Only the formal work ang kailangan po nating ilagay sa form na ito. Okay guys? If the learner does not have formal work, he or she will not complete this form. So, pag wala po tayong formal work, hindi na po natin tatapusin ang form na ito. But, syempre, susulat pa rin po natin yung mga corresponding data na needs or kailangan po sa form na ito. Mamaya po ay makikita niyo po yan. Next, this form can be accomplished in mother tongue, in Filipino, or in English. So, kagaya po ng dati, pwede po tayong gumamit ng Tagalog or pwede rin po tayong mag-English. Next is the ALS teacher may assist the learner or complete this form if the late latter is not confident to do so at the start of the learning session. So, gaya po sinabi ko, huwag po kayong mahihiyang magpatulong sa inyong mga ALS teacher kung nahihirapan po kayong i-accomplish ang form nito. Okay guys? Next is this form adds to the information collected in the Documentation of Life Experience or the ALS RPL Form 1 and the Summary Record of Training o ALS RPL Form 2. So, pwede nyo na po i-add sa inyong information o yung mga naisulat nyo na po sa ating ALS RPL Form 1, especially dyan sa form na po yan. Kasi po ay magkakakonnect po yung mga yan, yung form na po yan. Okay guys, next is the information in this form should be used by the ALS teacher to help the learner develop the individual learning agreement or the ALS assessment form 1. Okay, kagaya po nung una kong na-discuss sa record of training, mahalaga po kasi na malaman po namin kung ano na po yung mga alam nyo na at kaya nyo gawin para po makagawa tayo ng tama at konkretong learning agreement na gusto nyong pag-aralan at dapat nyo pong pag-aralan sa alternative learning system. Next, the form should be included in the working portfolio or the work folder. Okay, so
Narinig nyo na po yan. Mayroon po tayong dalawang folder. Ito po yung working portfolio na kung saan dito po nakalagay lahat ng matatapos nyo pong activities and forms. Okay? Diyan po nakalagay lahat. And siyempre, pagdating po ng assessment, kukunin na po natin yung mga kailangang forms and also yung mga best activities nyo for your presentation portfolio. Okay guys, now, next is it should also be included as one of the selected items for the presentation portfolio if when the learner decide to have the portfolio assessed as part of the expanded ALS or ALS A&E certification system. So yun nga pong sinabi ko, lahat po na kailangan para po sa presentation portfolio ay magagamit po natin. Pero magagaling po yan sa ating working portfolio. Okay? So, lahat naman po siguro magpapa-assess para sa ALS A&E certification system. Next po. So, yan. Ito po yung isa sa mga kailangang ilagay na data sa form na to. Okay? Familiar na po kayo sa mga yan dahil yung nauna po na in discussion about the RPL Form 1 and 2 ay almost the same po. Okay? Muna is the name of the learner. Next is the community learning center kung saan po kayo naka-enroll o saan kayo nag-aaral ng ALS. Okay? Pwede pong barangay hall. Okay? Kung sa barangay hall po kayo nag-klase. Next is the level. Yan po, meron po tayong apat na level. The basic literacy sa BL, LE, the lower elementary, AE, advanced elementary, and the last is JHS or the junior high school. Ngayon, iti-check nyo lang po kung anong level po kayo dyan. For example po, junior high school. Yan. And also, the name of ALS teacher. Okay? Huwag nyo pong kakalimutan. Next, ito na po yung mga columns or mga kailangan sagutin para po ma-accomplish po natin ang form na ito. Okay, ito po yung direction. Write the required details of your previous or present works in the table below. So, pwede po natin isulat din yung present work po natin kung nagtatrabaho pa rin po tayo ngayon habang nag-aaral. So, isusulat po natin mga previous and the present work experiences. Okay? Now, ito po yung mga kailangan natin sagutan. Sabi dyan sa unang column is work description o paglalarawan ng trabaho. Okay? Isusulat po natin dyan kung anong trabaho po ang pinasukan nyo o in-applyan nyo. Okay? At also, siyempre, yung natanggap po kayo. Okay, guys. Next is the employer and the workplace. Yung may paggawa at lugar ng trabaho. Sino po yung employer nyo? Okay? At saan po kayo o saang lugar yung trabaho nyo? Okay? Next is inclusive dates o napabibilang ng mga petsa. Okay? Mag-start po tayo sa mula, ayan, from hanggang sa kailan po kayo na tapos. Okay? Next is develop skills and understanding. Nalinang na pag-unawa at kasanayan. So, dyan. Isusulat nyo po kung ano yung mga natutunan nyo o mas na-improve nyo sa sarili nyo dahil po sa ating pinasukang trabaho. Okay, for example po, yan, nag-part-time welder ka, okay, sa isang kumpanya o sa isang maliit na company. For example po, ang inyong employer ay si Henry Welding Shop, yan. And yung workplace, yan, Henry Welding Shop and Services. Okay, yung lugar na pagtrabaho, Tarlac City, Tarlac. Okay, ganyan lang po ang isusulat nyo.
Next is yung dates, kung kailan kayo nag-start at kailan po kayo natapos. Halimbawa po, nag-start kayo ng September 5, 2019, at natapos po kayo o nag-end po kayo ng contract, halimbawa po ng January 15, 2020. Next po is develop skills and understanding. Yan, kung ano na po yung mga natutunan nyo o mas na-improve nyo po sa inyong pagtatrabaho. Yan po. Una po is welding, grinding, and measuring. Okay? Siyempre, mas lalo kayong gumaling sa pag-welding, sa pag-grind, at sa pag-measure. Dahil po sa pagtatrabaho po bilang isang welder. Next is kakayahan sa pakikipag-usap or communication skills. Yan. Siyempre, araw-araw po tayo nakakaharap ng tao, kaya natututo po tayong makipag-usap ng tama. Okay? Next is customer care and service. Yan. Siyempre, araw-araw po, meron po tayong mga customer, so natututo tayo kung paano natin sila pangalagaan. Okay? Paano natin sila i-handle, lalo-lalo kapag tayo ay may mga concern about sa inyong trabaho. Okay guys, so yan lang ang kailangan nyong i-accomplish. Napakadali, di ba guys? Okay, kung may katanungan kayo, mag-comment lang po kayo sa baba para po masagot po natin yung mga tanong nyo. And next, huwag nyo pong kakalimutan ang inyong pangalan at pirma, and also kung anong araw nyo natapos o na-accomplish ang form na ito. Okay? Siyempre po, pipirmahan din po yan. I-certified po ni teacher and corresponding dates. O date. O. Next example po, yan. Kayo po ay nag-apply o nakapasok bilang maid. Okay? Saan? Isang lugar at sino ang inyong employer sa Reyes Residence. Halimbawa lang po. And ang lugar po ay sa Orbistondo, Pangasinan. Yan. Siyempre po, huwag niyong kakalimutan kung kailan kayo nag-start magtrabaho sa Reyes Residence as May June 15, 2018 hanggang April 25, 2020. O, halimbawa po. Tapos po, nag-apply na naman po kayo ng other kumpanya o other employer. And also, huwag nyo pong kakalimutan ang nalinang na pag-unawa o pang-unawa at kasanayan. Okay, yan. Kakayahan sa pag-usap, syempre, communication skills. Next is housekeeping. Ito po, example lang po. Example ko lang po, guys. Ngayon, kung ano pa po yung mga natutunan nyo sa mga work nyo, ito ay pwede nyo pong isulat. Okay? Ito ay pagbibigay ko lamang po sa inyo ng idea kung ano yung pwede nyo isulat sa column na yan. Okay? Next is pakikibagay. Yan. And also, huwag nyo pong kakalimutan ang inyong pangalan at pirma. Yan. Madalas po kasi nakakalimutan po yan ng ALS learner. Lalo po yung mga ALS learner po nakakalimutan po talaga yan. And the date, kung kailan nila natapos. Okay? Okay guys, another example. So yan, work description natin is service crew. Yan. Kayo ay pumasok sa isang maliit na kainan o sa isang restaurant. For example po, sa ating employer and workplace, yan, Victor's Restaurant. Yan po ang ating employer. And the workplace or lugar ng pagtrabaho ay Mungkada, Tarlac. Now, punta po tayo sa inclusive dates. Okay? Nag-start po kayo ng September 10, 2017 at nag-end of contract or umalis na kayo sa work na yan noong April 5, 2020. So, yan. Now, guys, kung halimbawa naman po ay kayo ay nagtatrabaho hanggang sa ngayon habang nag-aaral sa alternative learning system, ang isusulat nyo lang po dyan ay is to present. Okay? Para malaman ni teacher o ni ALS teacher na kayo ay
nagtatrabaho pa hanggang sa ngayon. Okay guys? Now, ano ba yung mga pwedeng malinang na pag-unawa at kasanayan? Ito lamang po ay mga example guys ha. So kung ano po yung mga natutunan nyo talaga sa trabaho nyo, ilagay nyo po siya. Okay? This is nagbibigay lang po ng idea kung ano yung mga pwede nyong ilagay o ano yung mga dapat ilagay sa column na to. Dito po sa develop skills and understanding. So yan, sinulat ko po dyan ay ang kakayahan sa pag-ipag-usap. Next is customer service, syempre, and care, and also po time management. Yan, sa pag-manage ng iyong oras sa iyong sarili, sa trabaho at pamilya. The next is pakikipag-kapwa-tao. Okay guys? And also, huwag niyo pong kakalimutan ang inyong pangalan, pirma, at date kung kailan niyo po na-accomplish or natapos ang form na ito. Sir, paano kung wala naman akong trabaho na napasukan din? Or yung mga napasukan ko talagang yun lang po. Hindi naman po siya formal work. Okay. So, gaya pong sinabi natin kanina, pag hindi po formal work or wala naman po tayong napasukang formal work, ay hindi na po natin siya i-complete. Okay? But, kailangan po rin po natin isulat ang ating pangalan. Tawag po na rito, Community Learning Center, saan po kayo nag-aaral ng ALS, at yung level po na inyong napasukan o pinasukan sa ALS and your ALS teacher. Okay? And, isusulat nyo lang po sa bawat column, okay, na not applicable. Okay? Isusulat nyo lang po yan. Next is, syempre po, pipirma at pipirma pa rin po kayo dyan. Pirma at ang inyong pangalan at date. So yun guys, napakadali lang, di ba, na i-accomplish ang summary of work history. Now, kung meron po kayong mga tanong or gusto nyo pong malaman about the alternative learning system, tanong lang po kayo, i-comment nyo lang po sa baba at gawan po natin ng video, okay? Para makatulong din naman po kami sa inyong mga nag-aaral sa alternative learning system. And also, i-like and share nyo na rin po sa mga kaklase nyo sa alternative learning system. And also, don't forget po na mag-subscribe. Malaking tulong po to para sa mga nag-aaral din po sa ALS. Okay? Huwag nyo po sanang kakalimutan na mag-subscribe. Okay? Yun lang po guys. Maraming salamat. See you. Kita-kits ulit.